Isa ka ba sa mga nangangarap na makapunta sa kalawakan gaya ng ginagawa ng ibang mga bansa tulad ng Amerika, Russia, UAE, China at iba pang mga maunlad na bansa? Subalit ang problema ay walang ahensya o kumpanya sa Pilipinas na magsasakatuparan ng ganitong mga activity dahil ang pagpupondo sa ganitong mga proyekto ay nangangailangan ng napakalaking halaga at bukod pa rito ay walang kasiguraduhan kung ito'y magtatagumpay. Kaya ang pangarap na ito ay tila nananatiling pangarap na lang para sa mga Pilipino. Hanggang kamakailan ay pinirmahan ng ating Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act 11363. At ito nga ang Philippine Space Act na nagsusulong upang lalong pagtingin ng kampanya na magbubukas ng mga pinto sa mga proyektong magbibigay daan sa mga Pilipino para matupad ang pangarap na mapag-aralan ang mga bagay patungkol sa kalawakan at kung papalarin pa nga ay makapag-explore dito. Nakapaloob din dito ang pagbuo ng isang ahensya na siyang mamamahala sa mga usapin, pag-aaral at mga proyekto patungkol sa space. At dito nga ay binuo nila ang Philippine Space Agency o ang PhilSA noong August 8, 2019 na pinondohan naman ng ating gobyerno. Bunsod nito ay tila nagkaroon ng lakas ng loob ang mga maliliit na individual para isakatuparan ang ambisyong makarating sa kalawakan ang rocket na gawa ng mga Pilipino. Dito nga ay nabuo ang orbitx o Orbital Exploration Technology na pinamumunuan ni Ginoong Dexter Baño Jr. Ito ay isang space company na matatagpuan sa isang lugar sa Quezon City. Layunin ng orbitx na ma-access ang space at the same time ay makatulong sa pagresolba sa global warming sa pamamagitan ng paggamit sa mga dinedevelop nilang renewable energy na siyang gagamitin nila sa pagpapalipad ng mga ginagawa nilang rockets. Ito ay ang renewable fuel na dumaan sa proseso ng pyrolysis at tinatawag nilang orbitxrp-2 na gagamitin nila upang mapalipad ang Haribon SLS-1 at iba pang mga rocket na plano nilang i-launch sa space. Ang refined kerosene na orbitxrp-2 ay halos wala namang pinag-iba sa rp-1 na siyang ginagamit ng ibang space company sa pagpapalipad ng rocket. Maliban na lang sa ito ay eco-friendly at talaga namang di hamak na mas mura kumpara sa RP-1 kerosene dahil ang orbitx RP-2 ay refined kerosene mula sa mga plastic na basura. Maa-access na lang ang space at the same time ay makakabawas pa sa basura at global warming na pinoproblema ng buong mundo ngayon. Bukod dito ay mayroon pa silang dinedevelop na methane fuel mula sa mga algae o lumot. Well, dumako na nga tayo sa rocket na plano nilang buuin. Ito ang Haribon SLS-1. Ito ay 2-stage rocket na kayang magdala ng hanggang 200 kg payload gamit ang Tamaraw engine na dinedevelop pa nila hanggang sa kasalukuyan. Sa ngayon ay nasa stage 4 na sila ng pre-readiness at tinatayang mapapalipad ang Haribon SLS-1 sa taong 2023 hanggang 2024. Pero malamang ay maantala pa dahil na rin sa pandemic bunsod ng COVID-19. Bukod dito ay nahihirapan silang makalikom ng pondo dahil hindi basta-basta magbibitaw ng pera ang mga investors sa ganitong proyekto. Lalo't ngayon pa lang magkakaroon ng ganitong project sa Pilipinas. Bukod dito ay walang kasiguraduhan na magtatagumpay na mapalipad ang unang rocket. Maaari kasi itong sumabog at maabo ang perang inilaan dito. Pero hindi nawawala ng pag-asa ang CEO ng orbitx at patuloy sa paghahanap ng mga investors. Sa ngayon ay meron na silang $50,000 mula sa mga angel investors at bukod dito ay nagbebenta rin sila ng biodiesel na nirefine din mula sa mga plastic na basura. Ang perang nakukuha dito ay ginagamit pandagdag sa pondo at gastusin ng buong team. Sana ay magtagumpay ang orbitx dahil ang tagumpay nila ay magiging tagumpay ng lahat ng mga Pilipino. Sana lang din ay suportahan ng gobyerno ang ganitong uri ng mga proyekto. At kung pinanood mo ang video ng ito, malamang isa ka sa mga Pilipino na gustong makakita ng rocket na gawang Pinoy
na lumipad sa Kalawakan. At kung isa ka dito, ay isang like, share at subscribe naman dyan. At kung gusto mo naman tumulong sa pagpondo para lumipad ang Haribon SLS-1, ay maaari kang mag-donate sa pamamagitan ng pag-scan sa barcode sa kanilang website. So hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyong walang sawang suporta, mga kaibigan. Kita-kits tayo sa mga susunod pa nating video.